magandang hapon sa mag-givers natin. We're here. We're doing some lecture for our next seminar. Nakapag-coffee na tayo after 2 weeks. Kasi wala tayong assistant, walang driver, walang private nurse. So we can do everything. Lahat na gusto natin, gawin walang magbabawal sa atin. So wala yung nurse ko, wala na yung assistant ko, wala akong technical assistant, walang driver. Free. Sabi ko sa post ko ngayon, we break some rules because sometimes we're left unguarded. Anyway, so I'm completing the lecture for my next seminar. That is how to develop multiple sources of income. But for me, before you do that, we need to adapt or to develop different habits. So I'm doing 20 habits. 20 habits of rich employee. Kasi ang mga ano ko, ang mga audience natin are employees. Okay, so I'm writing 20. So let me discuss. Naka-ani pa lang tayo. Number one is the first habit of rich employee. Kasi if you are an employee, there's a chance that you will become rich. Pwede kang umaman. Pwede. I'm a full-time employee, but I'm getting richer. Payaman tayo, diba? So number one is you count every minute or counting every minute. Okay? So that means you're maximizing your time for two things, two areas. First, sa personal na buhay mo, every minute counts talaga. So, mahalaga bawat minuto mo, mahalaga bawat free time mo. Like now, lunch break tayo ngayon, pero lumabas tayo sandali sa school. Sayang kasi, sayang. Nakukulangan ako ng oras to do all the things na gusto kong gawin sa buhay. So, I'm counting every minute. Like sa gabi din, ano na talaga tayo, focus tayo. So that means, alam mo, bago ka magising, bago mag-umaga, alam mo na ang gagawin mo. Ano yung gagawin mo ng 8? Ay, sisimula ko lang buhay ko ng 4:40. 4:40, 5, 6, 7, sa gabi, ano gagawin mo? Diba? Every minute counts, right? Second area na applicable yon sa work mo. So since you have to do things na naka-assign sa'yo, your responsibility sa company mo, sa office mo, so every minute count talaga sa yung office. So that means if you are, let's say, working, pagdating mo, work ka na agad, diba? So, kung mahabang break, hindi, tsaka talagang ano, define kung anong gagawin mo. Alam mo na kung anong gagawin mo ng 8 to 8:30, 8:30 to 9, 8:30 to 10, so on and so forth. So, yun na yung dapat mong gawin, okay? So, alam mo yan. Alam mo ang gagawin mo, right? So, that's counting every minute. Every minute counts. That's the first habit of rich employee, okay? The second habit of rich employee is, yan. You need to overcome rejection. Kasi kung gusto mo ordinaryong empleyado lang, wala kang matatanggap na rejection kasi hindi ka naman magsasuggest eh. Hindi ka mag-propose ng new program, new activities, at lalong hindi ka susubok mag-negosyo, hindi ka susubok na maging entrepreneur, umaman, di ba? Because you are an ordinary employee. But if you are eyeing for to become a rich employee, so gagawin mo, magsasuggest ka, mag-propose ka, di ba? And when you propose, when you launch different things, doon na darating ang rejection. And if you want to become rich, papanggapin mo lahat ng rejection. Okay, papanggapin mo rejection, right? Third, last natin, kasi we need to go back to school. Yan, gusto ko ito yung ka number 4 ang discuss ko. Rich employee wants clarity. Clear ang lahat ng bagay. So, lahat ng transaction mo, ka-meeting mo, laro lahat, anong gagawin, anong detalye. Diba? Kanina, galing sa amin ang DepEd, nag-visit sila. So,
may mga suggestions, so I clarified everything. Dapat klaro lahat. And even you as a personal natin, why to become rich employee, klaro lahat sa'yo. Ano yung personal goal mo? Ano yung financial goal mo? Kailan mong sumagkaroon ng negosyo? Ano yung investment pang kaya mo? Diba? Klaro lahat. At para, so para kang maging mayaman, dapat klaro lahat ang bagay sa'yo. Alam mo ang gagawin mo, alam mo saan ka papunta, alam mo yung target mo. Diba? Alright, so yan muna sa 20 habits of rich employee. So tutuloy natin yan next week at yan, nagre-ready tayo para sa ating seminar. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. And let's go.